Good day mga kaibigan, welcome po sa ating channel. At kung bago lang po kayo sa ating channel, paki-like and subscribe na rin po. Andito po tayo upang pag-usapan natin o bigyan ko kayo ng update kung magkano na ba ang halaga ng Alfonso 20 cents. Opo, ito po ay Alfonso 20 cents. So dalawa po, no? Meron tayo. Isang 1885 at saka 1883. Baka magtaka kayo bakit magkaiba ang kulay, no? Yung isa kasi nalinis, no? Nalinis. So pinagbilan natin, nalinis siya kaya medyo bumaba ang value niya. So itong isa unclean to, no? Unclean. So mas maganda ang barya, hindi siya nililinis. So kasama yan, kasama. Kasi alatang alata siya. Lalo na sa mga kolektor, makikita mo siya eh. Magaya na ito, pag sinum mo siya, napaka-imposible ng ganito kakakintab, no? Pero madaming gasgas. Tas ayan, no? May mga part na hindi nalilinis, eh. Ayan, ang mga nagmamantsya. So, hindi pantay o hindi even yung pagkaganda niya o pagkalinis niya. So, ibig sabihin, nilinis lang ito, no? Yan, hindi tayo naglilinis ng mga barya at yung gilid, mapapansin mo, o may itim-itim. Ayan. So magkano na nga ba ang halaga na ito? Ano? Yun ang pag-uusapan natin kasi baka meron kayo na tago na Alfonso 20 cents o 50 cents. Dito muna tayo sa 20 cents mga kapatid. Ang pinaka-rare na ito, pinakamahal na taon ay 1880, no? 1880-1880. Pero meron lang tayo ay 1883 at saka 1885, no? So 1883 at saka 1885 lang tayo meron. Kung tatanungin nyo ako kung ano ang pinaka mas na common dyan, ito, napapakita ko sa inyo para sigurado tayo. Papakita ko sa inyo sa numista, kapatid. Ang Alfonso 7 ay pera sa ating bansa yan, no? Ito, no, para makita nyo, no? Ayan. 20 centimos de peso Alfonso 7. Ayan. Pilipinas, 1880 to 1885, silver 0.835, 5.1 grams, almost 5.2. Pero syempre, sa kondisyon ng coins natin, o barya natin, nabawasan na yan. So, demonetize na siya. Mapansin nyo, no, ang coin na yan ay mula 1880, yun ang very rare. At sumunod natin ay ang 1883, no, na horizontal 8 na wala pa tayo. Ang 1885 ay meron siyang 1 million, no. 1 million minted. So ay 1.5 million, 1.3 million. Samantalang ang 83 ay 1.9. So halos parehas lang sila, no. Parehas lang silang common. So dapat ang hinahanap talaga natin ay 80, no. 80. Pero ito, itong gantong coins natin na 83 at 85. Mapapansin nyo, ano, kung fine condition lang siya, kagaya na ito, ay naglalaro na sa market na mga 6 to 800 pesos po ito. No? 6 to 800 pesos. Makakabili ka na ito ng 6 to 800 pesos. So, yan, no? 6 to 800 pesos po ang isa. Pero ito, ito clean, medyo bumaba ang presyo, no? Mas mababa ang presyo. Hindi kagaya na ito, unclean siya. Andyan pa rin yung history niya, no? Kung saan siya ginamit. So, pansin nyo, no? Yan. Ayan, mga kabarya. Opo, dahil nga ito, napapakita ko sa inyo, no? Dahil siya ay nag-circulate, o ibig sabihin, ay hindi siya uncirculated, talagang nababawasan ng kanyang timbang, no? 4.9 na lang, no? Itong isa ay 4.8, alos 0.04 ang nabawas sa kanya, no? 0.04. Pero okay lang yan, goods pa rin yan, dahil mahirap na humaghanap niya, no? Mahapakahirap na pumaghanap niyan. Isang 83 at isang 85, bihira na rin kayo makakita niyan. At ngayon ay medyo nagkakamahalan na. Nagkakamahalan na po ang value niyan. Pero kung meron ngayong 1880 o 1880, nako, at napakaganda ng condition, maaari nyo ibenta ng 2,000 isa. Opo, kung meron kayong 1880 o 1880 at napakaganda ng condition, nagkakalaga po ng 2,000 po isa.
Ayan, maraming maraming salamat po mga kaibigan. At kung meron po kayong gustong i-share, i-comment nyo lang po. At nasa description ko po ang aking FB page para ma-send nyo kung anong, kung may picture po kayo, no? At naghahanap po tayo ng mga silver, mga lumang barya at mga papel. God bless everyone and take care po.